Pag nagkagera, sino malalagay sa alanganin? Ang tatapang ng mga yan, tatakbo naman yan. Sa tingin mo, hindi niyan itatakbo ang mga anak niyan? Kanino anak mapapahamak? Anak natin. Niwala nga, yung iba meron. Pero karamihan, katulad ko, wala nga akong US visa. Poprotektahan pa tayo? Naniniwala kayo doon? Seriously, naniniwala kayo sa mga pang-uutol? Yan, nakakaasar eh. Inuuto tayo ng mga politiko, nagpapagamit ako. Philippines is ironclad. Dalawang beses pang binigyang diin ni US President Joe Biden ang aniyay ironclad o matibay na alyansa ng Amerika at Pilipinas. Sinabi niya yan sa joint press conference sa White House kasama si Australian Prime Minister Anthony Albanese. Partikular na binanggit ni Biden ang nangyari sa kamakailang banggaan sa dagat ng mga barko ng Pilipinas at China. Aniya, nakahandang dumipensa ang Amerika para sa Pilipinas. Seriously, tanongin ko kayo. Alam niyo yung kanta ng pambansang awit natin? Di ba? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Oh. Ikaw ba? Kaya mong kantahin yan? Ang mamatay ng dahil sa soul. Ikaw na lang. Huwag tayo makikipagtalo dyan sa soul na yan. Bakit kailangan may matay dyan sa soul na yan? Bakit kailangan tayong pumunta sa gera na yan? Etong mga politiko natin, etong leaders natin, they can do better than that. Alam nyo kung bakit naman tayo ginaganyan ng China eh. Dahil andito ang Amerika, wag na tayo maglokohan. Alam nyo yan. Para lang mabanatan nyo si Sarah, i-coconnect nyo. Ahayaan nyo may mamatay na Pilipino. That's so yellow. You're so yellow. Back in the Filipino aircraft vessels, our armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Welta naman agad dyan ni Chinese Foreign Spokesperson Mao Ning. Wala raw karapatan ang Amerika na makialam sa problema ng China at Pilipinas. Ang pangako aniya ng Amerika na dumipensa para sa Pilipinas ay hindi dapat makaapekto sa soberanya at interes ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Dito naman sa Pilipinas, may nilulutong bagong kasong isasampa sa International Tribunal laban sa China. Ito na naman siya, may isasampa na naman kaso. Demanda na naman. Ha? Magsasampa siya ng kaso. Partikular na ang environmental crime case tungkol sa mga binalahurang bahura sa ating exclusive economic zone. Para mapalakas ang kaso, nakipag-usap si Justice Secretary Boying Remulla sa mga eksperto. Kabilang dyan, sina International Environment Law Expert Attorney Antonio Oposa, PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, at dating Supreme Court Justice at Solicitor General Francis Ardalesa na siyang nanguna sa naipanalong arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Case closed na yan. Ang dami niyang pinagtanungan na eksperto. Medyo tumatalino na ito si Boying, ha? Nagtatanong na siya sa eksperto. Ha? Okay, case closed na yan. Kasi, alam mo, munti kaming na-case closed na ito. Ha? Buti na lang, bago niya nasabing case closed na itong mga tatlong vloggers na ito, na nabanatan na siya ni Pimentel. Tapos noon, pinahiya pa siya. Pinahiya siya ni PRRD. O, ayan. So, hindi niya na nabanggit yung case closed. So, iniwan niya. Naghanap siya ng ibang idedemanda. O, idedemanda niya yung China sa pagsira ng ating mga corals. Ayan. Yan ang pagtuunan mo.
Boying, punta ka dyan sa El Nido, yung mga nagsisira ng corals dyan, o sa Boracay, o kung sa amang isla. Ha? Puntaan mo yung mga yan, yung mga naninira ng ating mga corals. Yan. Baka tumama ka na dyan. Baka tumahimik ka dyan kasi meron kang mga pinagtatanong ang eksperto. Pero talaga yung mga demanda mo talagang talo. Eh. Wala siya eksperto. No? Pero ito lang ha. Ito raw papapasukin ng ICC. Kamakailan lang, sabi niya, hindi niya papapasukin ng ICC. Ngayon naman, naglabas siya ng statement, kinukonsider niya na yung pagdemanda ni etong si Franz, dilawang dilawan ng peg. Ito pag ano ni Franz, pagdemanda kay PRRD, so sabi niya, pag-aaralan kung papapasukin ng ICC. Grabe, no? Dito sa mga kalalakihan, taas ang kamay ng mga kalalakihan na may jowang katulad nito. Ano yung may jowang katulad nito? Yung ang bilis magbago ng isip, di ba? Naku, nakasubok na ako ng ganyan eh. Oh, ngayon good mood. Mamaya may ompong na. Kala mo bata, eh, no? Kala mo baby? Oh. Merong sinabi, mga ilang buwan lang nakalipas, tapos after how many months, iba na. Ha? Paiba-iba? Parang usong-usong eh. Hindi, ito, usong-uso yan, ha? Oh. Ayan, si Garski. Kaway-kaway sa ex ko, laging may toyo. Hindi, minsan okay pa yung may toyo, eh, no? Mas mahirap yung mahirap yung pabago-bago ng isip. Parang ano ba talaga? Ha? Lalo na yung naka-experience kayo ng ganyan, yung tatanungin mo, saan tayo kakain? Ayaw mag-decide. Pag nag-decide ka, kumain kayo sa isang lugar, magagalit kasi ayaw niya yung pagkain. Diba? Parang ang gulo. Ang hirap basahin ang personality. Neto, totoo na ba yan? SOJ Boying, ididimanda mo? Or pang presscon lang? Ha? Kasi mahirap yung puro presscon lang. Mahirap yung puro ganyan na sasabihin para lang maging relevant at hindi mawala sa sirkulasyon ng balita. Ay, nawawala yung credibility nun. And that's so dilawan. Ha? Oh, hindi ganyan si Franz eh, ha? Para lang maging relevant. At saka, yung pagpasok ng ICC, sana naman, kasi sabi, no, narinig ko yung kay Banat Bay, sabi niya, napikon ito. Ha? Gumaganti ito kay Tatay Digong. Ha? Posibleng gumaganti ito. Kasi kailan lang, hindi pa papasukin ng ICC. Ngayon, pag-aaralan na ICC. Ano yun? Parang panakot? Ano yun? Bina-blackmail mo si Tatay Digong? Seriously, SOJ, gagamitin mo yung ICC pang blackmail kasi barado ka? E di sana, ngayon, kumuha ka ng mga advice ng mga eksperto, e sana kumuha ka rin ng eksperto bago ka nagsalita na ididimanda mo yung tatlong vloggers na yan. Sino ba kasi yung mga vloggers na yan? Ha? E sabi nga nung anak, ulitin ko po, SOJ Boying. Sabi nung anak, ang politiko hindi dapat balat sibuyas. Totoo yan. Hindi po, pinasok nyo yan, hindi kayo balat sibuyas. Ha? Tibayan ninyo ang inyong loob. Huwag tayo parang spoiled brat. Ha? Hindi ko po sinasabi kayong spoiled brat. Hindi lang po kayo, sa lahat ng politiko. Alam ko, karamihan sa mga politiko, not only you, mga anak mayaman. Kaya minsan, matatampuhin. Pag hindi mo nasunod ang kanilang gusto, laging hindi nila kilala sarili nila. Anong coach hindi mo kilala sarili nila? Kasi di ba ganyan yan? Hindi mo ba ako kilala? Ha? Hindi mo ako kilala? Tanga, hindi nila kilala yung sarili nila. Marami po.
Kasi mga spoiled brats yan. Ha? Mga hindi naaarawan yan. Yung iba, maitim lang talaga. Pero hindi naaarawan yan. Kaya kulang yan sa vitamin D. Vitamin D? Oh. Ha? Kung maitim, ano lang yun, talagang pinanganak ng ganun. Or siguro nasusunog dahil sa droga. No? Pero mga spoiled brats yan. Ha? Hindi kayang tumanggap niya ng ano. Kaya lang, pag pumasok ka sa politiko, sa politika, hindi ka dapat brati. Dapat strong ka. Pag ayaw mong napupuna, uy, dapat sa bahay ka na lang. Total mayaman na kayo eh. Pwede ka namang mabuhay na nasa bahay. Doon ka na lang maging ano ka. Pal. Palamunin. Kasi mayaman naman na kayo. O, diba? Dapat, alam mo, si Pulong, hindi lang si Franz ang sinabihan. Pero ako, naniniwala ako. Opinyon ko lang to, ha. Hindi lang si Franz ang sinabihan ngayon. Para mga politiko ang sinabihan niya nun. Huwag kayong balat sibuyas. Ha? Paalala lang po. Huwag balat sibuyas ang mga politiko. Taong bayan na nagpapasahod sa inyo. Nasa batas po yan. Kasama po sa trabaho ninyo ang criticism. Humingi kami ng advice sa mga legal experts katulad nila. Grabe naman ito si ano? Sabi? Mario Meres, maitim pati kaluluwa. Hoy, hindi ibig sabihin maitim pati kaluluwa, maitim ha. Oh, may mga maitim maputi ang kaluluwa. kung paano namin bubunuin ang aming pagnanais na maghain ng kaso sa isang international tribunal tungkol sa environmental problems na nangyayari sa atin. Ayon pa kay Remulla, sapat ang mga ebidensyang nakalap ng Pilipinas para panagutin ng China sa pagkasira ng ating yamang dagat. Napag-usapan din ang paggamit sa kaso ng terminong Sea of Asia imbes na West Philippine Sea o South China Sea. Hindi lang sambayanan kundi sanlibutan, yung buong mundo ay isang sistema lang ng kalikasan. Kaya dapat kung ano man ang nangyayari sa ating bansa ay makita rin ng buong mundo na maari mangyari sa kanilang bansa. Yun, palakpakan natin si SOJ Boying.